For the woman is the glory of the man. Kaya muna po, for the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also of the, by the woman, but all things of God. Sabay-sabay. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Sabay. Hanggang 15, sabay-sabay. 14. That not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Okay, let's pray. Lord, I'm salamat sa topic ngayong hapon. Kayo pong manguna. Medyo hindi po ito sikat sa mga ideology ng tao ngayon sa amin, but makita namin gano'ng kalinaw to at suportado niyo yung salita, ang logic niyo din po, Lord, at ang inyong katuluan sa roles ng lalaki at babae at ang Panginoon. Kayo po, Lord, we pray na maging at peace kami sa katotohanan ng mga hindi namin ngayong hapon. Kaya po malalati in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Again, maraming salamat. Dito kayo, no? Lang absent, ha? May absent ba? Bukod yung mga si Ray-Ray. Yeah. Speaking of. Okay, dito ka. Yan. Huwag ka na magtago. Okay. Sabihin ko, sino dito ang ano? Lalaki, gusto mong pa-long hair. Ako dati, diyan nauso sa amin yan, 80s. Diba? Tapos ROTC. Hindi, kami kahit high school, hindi ko alam bakit pinagbigyan kami. Section 1 kami. Alam mo bakit? Natatawa ko, pinapila kami lahat. Yung mga section 1, nispare kami. Tapos yung mga iba, inukaan sila. Hindi ko alam bakit. Pero usually sa high school, diba, bawal din yung mga babok. So, hindi ko dati maintindihan yun kasi nga, pinapakinggan namin nun, mga yung nga sabihin, basta yung mga banda-banda. Hanggang 70s, di ba? Yung lalaki, mahaba buhok. Eh, lalo naman sa panahon nyo, di ba? Nung high school kami, college, yung mga nauso dyan, yung mga anime. mga Japon, Taiwanese, di long hair din. So, ginagawa, eh, tama ba yun, long hair? Ba't di ka long hair? Nigel, gusto mo pa long hair? Bakit? Hindi ka pa nanood ng anime? Tsaka yung mga, yun nga, telenovela, di ba? Ayan. So, pag-asa natin ngayon, medyo importante ito. Salamat, andito kayo. So, dahil itong mga to, next week na yung, ano ba yung nasa bandang huli? First communion tuloy. Lord's Supper. Okay, yung mga bagong baptized, kasama na kayo. Next na Lord's Supper natin, bandang August, July. June, July, August. Mga July, August, ha? So, pero ngayon, first half muna tayo kasi ano to eh, kumpletong aralin to. Kasi again, nasabi ko kanina, yung society natin against sa ganyan. Lalaki, long hair. Babae, short hair, short pants. Diba? Nauso ngayon eh. Diba? Tapos, mga babae, may sarili din career. Diba? Mga boss pa yan sa opisina. Ano pa? Pati sa church. Diba? Kaya yung lagi natin niloloko, mga pastor. Pag nagsabi na agad ng pastor, alam na. Hindi sa, kasi easy target yun eh. Hindi naman natin kayang, alam mo na, yung mga maliliit. Para magabayan natin sila, isang ano lang. Kaya pag iglesia ni Manalo, oh, mali, kasi Kristo tao. Ganun tayo, di ba? Pero pag pastor, oh, ba't ang mali sa pastor, ha? Yan, medyo matatopic natin yan ngayong hapon. Okay, makinig. Medyo seryoso to, importante. So,
Yeah, yung nag-umpisa po yung chapter, napaka-importante. Sabi niya, be followers of me. Sino nagsasalita? Si Paul. Si Paul ay nagsusulat. Siya po ay church planter, evangelist. At napakahusay niya po, no? Sa kanyang lifetime, ang dami ng simulan church. Hindi madali yun. Anyway, talagang gifted siya eh. Pero sabi niya sa kanyang mga tagusunod, especially sa Corinthian church, sabi niya, be followers of me, be ye followers of me, even also as I'm followers of Christ. So, dalawang klase po ang tao ngayon, in extreme, no? Panahon natin ngayon. Iba, sabi nila, wala silang susundin. Okay, kung alam niyo yung si Soriano, okay, isa mga pang ano nila, bentahin nila kasi si ano namin, leader namin, brother lang. Yeah, brother Eli. Yan ang ano nila, bentahin nila. Tapos sasabihin, oh kami, mga pastor, eh, yabang eh. Pastor, nagkapatawag naman. Kasi kami, brother lang. So, ganun din yung mga brethren, di ba? Mga brethren, kesyo wala daw pastor sa kanila. Brethren, kasi lahat tayong magkakapatid. Eh, lahat talaga talagang magkakapatid. Pero sa church, kailangan ng leader. Sa bahay, kailangan ng leader. Yan ang pag-aaralan ngayong umaga. Ah, hapon. Yun yung extreme na isa, ha? Mali din. Na kapatid tayo, pantay-pantay. Hindi ganun. May hierarchy kahit na, pero ano lang, maliit lang sa church. Nanay, tatay, siyempre tatay. Then, equal na ba lahat ng magkakapatid? Siyempre sa knowledge, experience yung kuya, di ba? Ate. So, hindi pwedeng pantay-pantay. Okay, pantay-pantay sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, hindi. So, mayroon palang leader. And another extreme naman, okay, ano yun? Ako lang susundin nyo. Ganon din si Soriano pala, di ba? Interestingly, nasa kanila pareho yung extreme. Ano nangyari yun? So, sabi nila, hindi, kapatid lang yan. Pero, bira, lahat ng church nila, isang buong mundo, siya lang pinapakinggan eh. Di ba? Alam mo, ganitong church nila, hindi ganitong church nila. Nakikinig lang yan sa TV, yan. Naupo sila dyan, kaya siyang tatanggal pa ng sinelas. Oh, gagalang talaga itong mga to. Pero, so yan o, parang ganun. Siya lang yung papakinggan. So, hindi rin tama yon na sa atin, maganda sa atin, isa lang, pastor, tapos kapatid na yun na. So, si pastor, pag mali si pastor, paano? Ang gagawin nyo? Kunwari, sabi ko, oh, yung mga babae, ha, alam mo na, nag-swimming tayo. O, dapat, ganito suot nyo. Kunwari, mali ako. Ano gagawin nyo? Ha? Okay, yan yung mga, ano, imagine nyo na lang tatay nyo, hindi nyo yung babastasin, di ba? Kung talagang mali, hindi mo rin naman alam kung mali talaga or hindi. Sa palagay mo lang, mali. So, pwede kang magsabi. Kasi hindi naman napakalayo ng... Nakapakalayo ko ba sa inyo? Hindi naman eh. Diba? So, huwag mali, mali. So, huwag nyo sundin. Diba? Nasaan nyo yun eh. Pero kung tama, wala kayong dahilan pa hindi sumunod. Gusto nyo pa rin ayaw, di huwag. Diba? Kayo mapapahamak. Ganun tayo. Kung hindi tayo kulto. Isa sa mga ano ng kulto, diba? Napag-aralan din yan. So, pero biblical po yan. Pero maganda dito, bakit nyo sasundan yung lingkod ng Diyos? Kasi siya ay, alamin nyo muna, siya ba'y sumusunod sa Panginoon. Pag sumusunod siya sa Panginoon, sundin nyo siya. Kasi yung mga ibang pagsunod niya, hindi nyo na alam eh. Matututunan nyo lang pag andun na kayo, sumusunod na rin kayo. Okay? Tulad lang soul winning, hindi yan ganun kadali. Nung ako, meron akong idea dati na ano eh, dapat hindi ganyan. Nung bata-bata ako kasi, ewan ko, iniisip ako ano eh. Ewan ko, minsan ganun ang mag-isip eh. Malayuan, tsaka malawakan. Pero tahimik lang naman ako. Okay? Hindi naman ako ganyan. Iniisip ko, siguro mas maganda, ano kasi, konti lang din kami. Pero mas marami dito. Iniisip ko, dapat tayo yung totoo, dapat marami tayo. Mga ganun akong kaisipan. Pero later, doon ko na lang nalaman talaga, reality is, hindi ganun karami ang tao na susunod sa Panginoon sa ganitong klase ng pagsunod. Kasi karamihan kasi na naunahan na sila eh. Ngayon, sa Pilipinas ka lang, Catholic, so napakadali bang ano yun yan?
Hindi ganun. So, natanggap yung reality na yan. Therefore, hindi ko naintindihan nyo kung di muna ako sumunod sa pastor. Diba? So, year after year, doon ko lang naintindihan, tama pala yun. So, ngayon, in-observe din natin, in-adopt natin, yun na. Doon ko nalaman na tamang-tama pala talaga yung ating structure, tsaka yung ating kalakaran dito sa sa church, no? Kung paano kaya dadami, for example. Okay, so ganun po yan. So, sunod lang kayo. Ngayon, kung palagay sa palagay niya, mali si pastor, yun nga, parang ginawa ko. Tingnan mo, mali ba talaga? Tingnan mo sa Bible. Hindi ko kailangan sumunod lang blindly. Hindi tayo ganun. Never tayo naging ganun. Kahit sinabra dati, hindi sila nag-agree. Naintindihan ko, nairamdaman ko yun. Ano lang, sige. Isa-isa, ina-address ko, di ba? Daddy, ganyan. Mga luma dito. So, ganun lang. So, hindi ako nag-expect lagi si Kim. Hindi na magsusuot ng maikli. Hindi ko agad ina-expect yun for the next month or two, di ba? Hindi agad-agad. Okay? But eventually, sumusunod ka talaga. May mga ganda ako, hindi ko lang na-share sa inyo. Kaya maganda yung mga friends nyo rin, ganun. Mga babae. Nakaka-bless kasi yung mga may asawa, talagang nasabi ko kasi nyo last time, nagbibiro siya, sabi, pag ako sinabihan, linisin yung bahay, linisin yung CR, hindi ako papayag, sabi niya, dapat lahat. Ano CR lang, dapat lahat. Natatawa ka, pero pag nag-gets mo, galing. Di ba? Yung iba naman, di ba, yung mga sinishare ko sa inyo, yung babae daw, pag tinatago niya yung kanyang, alam mo na, di ba? Hindi siya takot. Pinapakita niya yung digdidad niya. Nakita niya ba yung meme na yun? Share ko sa inyo. Yun ang totoo eh, di ba? Pero di mo marirealize yun, di ba? Kahit yung mga lalaki, gusto mo ba yung babaeng mga pangasawa mo, ganun? Pakita ng pakita? Ikaw? Bakit? Ha? Wala lang. Di mo pa naitindihan. Pero alam mo, ganun, di ba? Mali yun, di ba? Hindi, paano ko makikita ang maganda? Maganda lahat yan. Sinasabi ko nga sa inyo. Sa ano kayo tumingin? Sa attitude, sa spirituality. Lahat yan maganda. Oh. Lahat ng binibidod sa dyan, wala yan. Maasal ka nga minsan dyan eh. Sa bandang huli, ginastos-gastosan pa yung nagpalaipo, nagpaganyan. Tapos, hindi pa rin siya mahal ng asawa niya. Ba't kaya ganun? Something's wrong, di ba? Eh, yung nanay na, nag-alaga lang ng anak, ginalang niya yung niya, mahal na mahal siya ng asawa. Paano mo ginawa yan? Hindi ka naman masyadong maganda. Eh, yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo alam kasi ang paraan. Amen? Ganun yun. Kaya, buto tayo punta doon. So, be followers of me, even so, sumusunod sa Panginoon, doon kayo sumunod, di kayo magkakamali. Okay? May mga bagay na nyo kayang aralin, 1 year, 2 year, pero pag sinundan nyo yung paraan, yung paraanan ng mga ibang tao na una nang sumunod sa Panginoon, doon mo makikita kung paano talaga. Lalo yung malalim na katotohanan. Okay? So, ngayon, medyo mag-aano siya, no? Ang gabago ng topic, sabi dyan, now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I deliver them unto you. So, punta tayo sa tinatawag na ordinance. Ano yung sabihin ordinance? Simple lang, kautusan lang yan. Pero, may mga bagay kasi, ang dami ng utos dito. Ano yung sabihin ordinance? So, ayan yung mga bagay na nabanggit natin sa Baptist, dalawa lang ordinance, di ba? Yung Lord's Supper, tsaka yung baptism. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na naintindihan mo o hindi, sundin mo. Parang ganun. Ordinance. Okay? Pinag-utos yan eh. At lagi mong gagawin. Walang palya. So sa atin, wala tayong sa Catholic, 7 yung sacrament, tapos meron pa silang piyesta, meron ganyan-ganyan. Nasobrahan naman. Diba? So sa atin, yung pinakapuntante lang, baptism, Lord's Supper, wala na. Pero I believe, hindi lang ito yung sinabi dito. Kasi I believe ha, sa mga iba-ibang church, may iba-ibang ordinances yung mga pastor na hindi naman ganun ka-importante. Pero, siguro dahil yun ang importante sa time nyo, okay? Sa time natin, ano yung importante? Yung dito, yung soul winning sa atin. Though di na nga rin kailangan, hindi na ordinance yun, hindi na, ano yun eh, trabaho yun eh.
Pero may mga bagay na unique sa isang church. So, sa Diadem, ano sila doon? 4 times a week na sila eh. Gusto nyo ba yun? Ah, gusto nyo? So, iba naman, pag di nakakatid ng isa, doon natin. Ano gusto ko sabihin yan? Sa prayer. So, sila pag Thursday, Wednesday sila, tayo Thursday. Midweek service sila, Bible study service natin sa kanila, prayer meeting. Okay, may mga ganong style ba? So, gagawin nun. Kaya matagal yung prayer meeting namin. No? So, gabi, ang umpisa nun siguro mga 7:30. Uwi kami, ano na, 9:30, alas 10 na. Kasi prayer yon. So, una pa lang, pray. Tapos, pray ulit. So, importante rin eh. So, may mga bagay ngayon. Di sinabi kasi dito kung ano yung pinag-utos ni Timothy, ni Paul sa mga taga-Corinthian. Pero still, nakita natin na sinasabi dito, i-keep nyo yun. Ibig sabihin, ipagpatuloy nyo. Okay, yun lang sabi doon. But I would have you to know and that the head of the every man is Christ and the head of the woman is the man and the head of Christ is God. So, dito tayo ikot ngayon. So, anong sabi ba ng head? So, nabanggit natin sa ibang preaching. You know, pag sinabing head, parang sa amin, sa uso ngayon sa mga organization, pag sinabing head, ibig sabihin parang mataas na leader yan. Okay? Kanya-kanyang tawagan lang yan eh. Pag sinabing head, leader. Okay? So, kahit ikaw na, pag tinignan, ano yung pinakaimportante sa tao? Parte ng utak. Parte ng katawan. Nasabi ko natuloy, di ba? Kasi yung kahit, di ba, nabanggit ko last, noong Sunday yata, pinakaimportante ito, di ba? Maputol man yan, okay lang, palta mo ng robot, gusto mo, kung ikaw si, ano, di ba? Pero kahit itong loob natin, alam nyo, kahit may masira dyan, pwede mo ngayon, ha? Pwede yung transplant, di ba? Eh, pag utak na. Pwede ba i-transplant yung utak? Ngayon, yung mata, pwede ba? Ha? Yan din ang akala ko sa mga pelikula. Sabi ni Sir Alex, hindi lang pala totoo yun. Yan ang sabi, ha? Kasi nga, komplikado din ang mata. Na pelikula lang yun, di ba? Nabulag, tinalitan. Hindi pala ganun kadali. Siguro totoo, pero napakabihira. Okay? So, importante ang, ngayon, yung ngipin, okay lang palitan. Pero importante yung utak. Ngayon, yung head pala. Kasi dyan yung pinakaimportante. At yung puso nga, napapalitan niya ng ano, di ba? Anyway, so ganito yun. So, anong isabihin niya ng head dito sa ating isabihin, siya yung nasusunod, siya yung nag-iisip, siya yung pinakaimportante, siya yung nagde-direct. Okay? Ano pa? Ang ginagawa ng utak. Siya yung nakakita, dapat kita niya lahat, naririnig. Napaprocess, naplano, ba? Ibibigay ng kalan, di-decision, yun yung mga ano eh, no? Decision. Magit ko rin sa kanina, kung mali si pastor, pag gagawin nyo. Di mo alam, di sunod ka na lang. Muna, later mo malalaman kung tama siya o mali, pero sumunod ka. Hindi ko pwedeng explain siya, kunwari, anak ko. Tay, bakit kailangan ganyan? O, sige, explain ko muna sa kanya. Pwedeng ganun, lahat ng bagay, explain mo. Hindi, dahil head mo yan, sumunod ka na lang. Later, kung may time kayo, pwede yung pag-usapan, aralin. Pero dun po yun, kailangan mo sumunod. Okay? So, ngayon, ito yung hierarchy na binigay dito. So, pinaka-pinaka, sabi dyan, the head of every man is Christ. Okay? Jesus, man, lahat ng lalaki. At yung head ng and the head of the woman is the man. Okay, ito yung babae. And the head of Christ, bigla mo matumang, is God. Okay, so obviously, God the Father. Maadala natin yan, ha? Ang masarap yung merienda natin, ha? Ingay. Okay. So, tira pa lang kahapon yan, eh. So, tapos na tayo. Kung wala tayong problema dyan, okay, lahat ng lalaki dapat susunod sa Panginoong Jesus. Kung ganong kadali yun, wala tayong problema eh. At yung mga babae, susunod sa mga lalaki, asawa nila, yung mga dalaga sa tatay nyo. At ang Panginoon, syempre, Jesus,
walang problema sa kanya kasi talagang submit siya sa Diyos Ama. Okay. Kaya pag-usapan natin ngayon, yung lalaki sa yung babae. Okay. So, pero meron muna tayo dito ng konting segue. Kasi ito po ay, sabihin ko na rin, no? Ito yung may mga ganyan. Ewan ko, nakakita kayo ng mga lola nyo na nalaglalagay ng ano? Belo. Asan ba yon? Ang cover. Dahil dito yung sanabasa natin. Kaso mali yung interpretasyon nila. Kaya aaralin natin, ha? Sa kasal. Sa kasal. Hindi, ba naman yun? Baka alam nyo, sinong Catholic dati? Mga lola, di ba, nagaganyan? Sa? Ay, sa kasal. Iba sa itong araw. Sa brethren. Ano? Ang babae? Talaga ba lahat? Lahat po. Kung sino lang gusto. Okay. May mga baptist rin ganun. Pero bilang bihira kasi mali yun. Okay? Yan ang pag-aaral natin ngayon. So, pero segue lang yun. Pero importante rin to eh. Kasi nga, ang Bible, hindi yan maglalagay ng something dyan na hindi importante. Mga, dadaan natin yun. Pero una, sabi, every man praying or prophesying, pag sinabi prophesy is, paano nag-preach yan? Okay? Having his head covered, dishonored his head. Sino ang head ng man? Okay. Ano sabi ng dishonor? Ha? Hindi ginagalang or binabastos. Okay? Kabaliktaran ng paggalang, binabastos. So, unang gusto ko sabihin dito, ano yung head covering na yan? So, bawal ba akong magsombrero dito? Ah, hindi masagwa, di ba? Pero, bawal ba? Yan ang tanong. So, kung titingnan nyo yung binasa natin kanina, bawal. Eh, nasabi dyan, no? Pag ikaw ay lalaki at nagpe-pray ka na may takip ang iyong ulo, eh, binabastos mo yung Diyos. Pero later, makikita natin, hindi pala yung ibig sabihin nun. Kasi, una, banggitin natin yung binabasa nyo, nabasa yung Old Testament, di ba? Ano suot ng priest? Oh, bukod dito, mayroon bang head covering? Meron. Anong tawag doon? Bonnet or? Yung pinaka-high priest. Alala niyo yung tawag doon? Nakalimutan ko. Mitre. Mitre. Oh, mitre yun. Mitre. Mitre. So, mali na, di ba? Kung sasabihin natin na bawal ka maglagay at ang covering is something na kung ano man yan, leather or cloth or sombrero, ganyan. Mali na yun sa Bible. Hindi pwedeng ikonta ng Bible sa sarili niya. So, ibig sabihin, ibang covering yung tinutukoy dito. At andito rin sa chapter na yun, yung covering namin. So, mabalikan natin yan. Ha? Basta naintindihan nyo lang na may nagtuturo na bawal yung ganun, sabi sa Bible, hindi. Ngayon, punta tayo sa babae. Sabi dyan, but every woman that prayed or prophesied, pareho, di ba? Nag-preach ba babae? Okay, ganito yan. Pwedeng prophesy, nag-uturo, nag-preach, kasi pwede mong gawin yan sa kapwa mo, sa anak mo, di ba? Nag-uturoan mo. Or pray, kasi pa nag-pray, kinakausap mo ang Diyos. Okay? Ano yan? Okay, ito na sinasabi ko. So, masama bang? So, kailangan ba natin mag-cover? Pag ito lang yung titingnan mo na naman, uy, tama yung brethren. Tama yung Baptist covering, ano, head covering Baptist. Na kailangan kayo lahat, meron kayo ganun. Kasi mag ganun? Mga Hudyo, ganun, di ba? Mga Jedi. Muslim din ba? Ay, si Pope, di ba? Ganun ba yan? Saan nila kinuha yun? Malamang dito. Pero mali. Kaso, babae ba sila? Anyway, so yan, nakikita nyo ba? Ang babae dapat may cover. Kasi pag wala daw cover, ganun din naman. Siya naman ang nababastos sa kanyang head, which is, of course, the man. Pwede mo sabihin, Diyos din. Pero ang hierarchy, ang lalaki.
Bakit? For that is even all one, as if she were shaven. Sinabi shaven is kinalbo or shinave, so kalbo. So kinukumpara ang isang babae, pag hindi ka nag-cover, para ka na rin kalbo kasi nakakahiya ka. Itindihan? Okay. Medyo weird, di ba? Ngayon na ba narinig to? Okay, i-explain natin yan. Dahil matatapos natin yan, explain. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn, let her be covered. So, sinabi lang magkabila ang ways para maintindihan natin daw, kailangan talaga ang covering. Kailangan yan. Ba't wala tayong covering? Amaya, punta tayo doon. Pero basta sinasabi ngayon, ha, dito sa point na to, ang babae dapat may covering. Pag wala, bastos. Mas mabuti pa raw o para ka na rin nagpakalbo pag hindi ka nag-cover. Okay, natindihan? So far? Ngayon, for a man indeed ought not to cover his head, for as much is the image and the glory of God, but the woman is the glory of the man. Okay. So, dito napasok yung, ano, no? Sabi nila, mga anong kabaliktaran ng feminist? Misogynist ba yan? Ganon. Sabi dyan, dapat talaga yung lalaki walang cover, ang babae dapat may cover, ang lalaki kasi ay, pag sinabing image of the glory of God, ano yung glory? Kaliwanagan or kaluwalhatian. Sabihin, talagang pogi. Hindi ano to ha. Sabihin, nakita mo talagang maayos. At pag nakita mo, yan, yung mga pumapolma dyan, yun ang gusto nilang ipolma eh. Parang wow, ganon. Pero spiritually, obviously, hindi tayo nakatingin sa poging di naman. Okay, yung ano to, pag sinabing glory, yung wow. Okay? Kasi, pansinin nyo to ha, bago tayo pumunta mamaya. Sabi dyan, sino daw ang kamukha ng Diyos? Lalaki o babae? Ah, malinaw yan ha. Eh, ako naman yan. Gusto ko, kami din. Eh, sabi sa Bible eh. Okay? Kung pag nakita natin later ang Diyos, makikita natin ang Diyos, sino nga asahan yung kamukha niya? Lalaki ha. God the Father. God the Father. Okay? Hindi nagkamali yun. Kaya ngayon, isa sa mga nauuso sa mga sumusuway at galit sa Diyos, pansinin nyo, yung mga New Age na yan, isa sa mga catchphrase nila is yung Mother Earth, Mother God, God the Mother. Oh, eh parang unfair naman kung Father lang. Ganun ang katuwiran yung mga yan. Kaya in-explain natin na mahusay dito, hindi dahil lalaki o kaya ako yung tinataas ko. Mamaya, maganda rin yung ano ng babae. May role kayong gagampanan. Amen? Eh sabi dito, yung babae naman, eh sino naman yung glory ng babae? Ang glory ng Diyos, yung lalaki, yung glory ng babae, o baliktad, sinong glory ng lalaki? Yung babae. O di ba? Sino mas magaling doon? Parang yung babae. Kasi ang Diyos, ang glory daw, yung lalaki, tapos yung babae, ang glory ng lalaki. At ang ako, mag-agree ako, pag sa itsura at itsura lang, kayo yung, ano yun, di ba? Ako, tatlo yung lalaki ko, isang babae. Pag itsura lang, ang pag-uusapan, mas paborito yung babae. Pag sa itsura, kasi yung lalaki, ano yun eh, rugged yan eh. Ang ano yan, function yun. Yun ang, kaya malakas yan. Yung function ng gusto mo sa lalaki, di ba? Mas, pag yung lalaki, walang silbi, mas nakaka, ano, di ba? Nakaka-down. Yung babae, hindi masyado. Pero gusto natin sa babae, maganda. Okay? Ganun eh. Pero again, balik tayo spiritually, hindi lang yun, ano, example ko lang yun. Mababaw na example para maintindihan nyo later yung pinaka-message dito. So ito, so kung ang kagandaan sa babae, pero kung sino pinaka, ano pa rin, pinaka-importante, parang ganun. Hindi sa value, pero pagdating sa katulad kanina, head, yung nagdi-desisyon, nauna, sino daw? Bakit daw? Kasi, for the man is not of the woman. Pag sinabing of, is nanggaling. Okay, pwedeng nanggaling or sa kanya. So, sino nagmamayari? Atit, hindi itong mga words na ginagamit natin, hindi yung sikat sa labas. Pero ito yung ginamit ng Bible. So, sino may-ari? Pero actually, pag may-ari ka din ng babae, mamaya sasabihin din yun eh.
Pero dito muna sa authority, pag ginag-usapan, sinong nagmamay-ari? Sinong nanggaling sa kung sino? O, tingnan mo sa Genesis. Sino bang nauna? Lalaki, una. Diyos, ginawang tao, or lalaki pala, sa kawangis ng Diyos. And then, yung babae ay ginawa din sa kinuha sa tadyang ng lalaki. So, bakit hindi sa ulo? May mga ganong ano eh, interpretation eh. Ba't hindi sa buhok? Ba't hindi sa tenga? Bakit hindi sa paa? Kasi sabi daw, pag nilagay yung kinuha daw sa ulo, kesyo aandi rin daw yung lalaki. May mga ganon pa eh. Yan ang maganda rin illustration, di ba? Ba't hindi sa kamay? Bakit hindi sa paa? Kasi aandi rin naman yung babae, masyadong mababa naman, di ba? Pero sa tadyang, ba't sa tadyang? Kasi companionship, di ba? Okay ba yun? Okay din eh, di ba? Dapat din yung companionship. Still, lang galing siya sa lalaki. Originally, kinreate is lalaki. Yung babae, kinreate from the man. Ito, ganun na naman to. Neither was the man created for the woman. Kasi nga, nauna yung lalaki. So, siya yung original. Ginawa lang yung babae para... Nako, wala nang church dito ang babae. Yan ang sabi sa Bible eh. Tanggapin nyo yun, yakapin nyo yun. Yan ang design ng Diyos. At yung lagi ko sinasabi rin, pag nagpa-handle kayo salita ng Diyos, masaya. Makikita mo yung pwesto mo sa kalooban ng Diyos, saka sa design ng Diyos. Hindi yan something na, ano lang. Pag-pagalingan ako sa mister ko, sige. Hindi magiging masaya buhay niya dyan. At siya rin, hindi rin magiging masaya. Ikaw din, hindi magiging masaya. So, yan na natin to, embrace natin, okay? Ang ginawa yung babae para sa lalaki. So, anong mangyayari doon? Dapat, sundin mo yung lalaki. Tama? Okay, but the woman for the man. So, yun lang. So, ngayon, for this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Ito yung medyo mahirap intindihan. Okay? Pero, na-interpret ko na to sa amin. Hindi ko nga naalala kung saan eh. Eh, basta may preaching na ata ako dito sa verse 11. But anyway, ano ba ang ibig sabihin ng angels? Isa sa mga ibig sabihin ng angels is messenger. Okay? So, kaya ulitin natin, ha? For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. So, ang interpretation ko dyan is, dapat niya sundin yung kanyang mensahero. Pwede mo sabihin to. Sinong mensahero mo? Nari, ang Diyos ay gusto mong magkaroon ng revelation from God. Bukod sa siyempre, babasahin mo angel. Ay, yung angels. Ingay kasi na nanay eh. Bukod sa babasahin mo yung Bible. Sabi sa Bible, sa church, maguturo, lalaki. Kung may asawa kang lalaki, huwag kang magtapastol. Maraming ganun sa church eh. Kaya ibang mga lalaki naman, nahihiya naman. Kasi hindi rin nag-aaral. Dapat nag-uusap-usap dito mga lalaki. Alam niyo ba yun? Yung ideal. Okay? So, kaya nga, sa case natin kasi, hindi ideal din yung ating, di ba? Setting natin. Salip na buong family kayo dito, yung iba, wala. So, pwede natin i-adapt yan. Ibig sabihin, alam mo na. Ang perfect ideal situation, andun yung buong pamilya mo, syempre, kung asawa kang babae o anak kang babae, doon ka magtanong later sa tatay mo. Yun ang proper, mas maganda yun. Kaya nga, yung mga lalaki, ganun din naman yung inyong responsibility ngayon. Kung tatanungin ka sa bahay, makinig ka. Okay? Kasi mga babae kasi, malakas mga asari yan. Kaya dapat, magbandaan nyo, okay? So, yun lang yan. Tayong tumagal dyan. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. Okay, pag sa nakita sa Bible, sa English, pag sinabing without is pwedeng wala or pwede ring nasa labas. Okay? Without, within, and without. So, sabihin ito, nevertheless, neither is the woman without the man without the woman. Ibig sabihin, okay, mga lalaki na lang tayo. A church, gano'n. Hindi na importante. Hindi na yung sinasabi dyan. Pag sa Panginoon, magkakasama pa rin tayo. Diba? I mean, may kailangan tayo sa babae, may kailangan yung babae sa lalaki. Intindihan nyo ba yun? For us, the woman is of the man,
even so is the man also by the woman. Nakita niyo yung pagkakaiba sa preposition? Yung babae ay sa lalaki, ganun din naman ang lalaki daw. Even so is the man also by the woman, but all things of God. Okay, ibig sabihin, may ano tayo, ibig sabihin, may responsibility. Kung natin sa Ephesians 5, di ba, famous, di ba, sa pamilya, actually sa church, ginamit yung pamilya, tsaka lalaki babae. Ang sabi doon, ano yung pinaka-utos talaga sa lalaki, sa mag-asawa? Anong responsibility niya una, pinaka-matindi sa kanyang asawang babae? Love, di ba? Yun ang commandment sa kanya. Hindi lang sabihin, pakainin mo. O, kasama na yun, pero kailangan mong mahalin. Matindi yun kasi, parang Panginoon, minahal tayo. So, kasama na lahat doon pag minahal mo yung babae. So, kaya sinasabi naman iba, kasi daw, mahirap bang mahalin yung babae? Hindi naman eh. Siguro, pag matagal lang mag-asawa, di ko alam. Pero yung babae naman, ano yung commandment sa kanila? Submit. But hindi, husbands, love your wives. Wives, love your husband. Though, mamahalin mo rin talaga siya, pero sabi rin daw, according sa mga pastor, marami nagsabi, ito, naniniwala ako dun. Pinalti ko lang sa kanila yung submit kasi mahirap din naman daw mag-submit ang babae sa lalaki. May mga time na ganun. Okay? Kaya pag nag-submit ka, tinupad mo na yung kalooban ng Diyos sa pamilya, sa mag-asawa. Kaya medyo mahirap, kung mahirap sa inyo, sana hindi. Kung matagal nyo natutunan nyo ng bata pa kayo, natutunan nyo na yun, hindi na magiging mahirap sa inyo. Okay? Sana ganun ang case nyo. So yun, bandang huli, magkakaano pa rin, di ba, magtatagpo pa rin. Di ba? Oy, mag-submit ka sa akin, mahalin mo ako. Oy, mahalin mo ako, mag-submit ka sa akin. Hindi rin masama, yun lang gusto ko sabihin. Okay? So the woman is of the man, even so the man is by the woman, but all things of God. So pag sinabing but all things of God, kaya kayo ay nagkakaisa, nagmamahalan, nag-submit, nagmamahalan, nagtutulungan. Hindi lang para sa sarili nyo. Okay, parang maging maunlad. Isa yun, pero bandang huli, ang tinataas nyo sa buhay nyo, okay, ang Diyos. Yun po yan, alam nyo ba yan? Yung iba sasabihin na kaya ako nag-asama para sa anak namin eh. Nakinig nyo na ba yun? Sino nakinig na nun? Sino? Taas kamay. Kaya lang kami nagsasama dahil sa mga anak namin eh. Taas kamay. Oo. Oh. Konti. Salamat kasi at least hindi na rin nagsabahay yun. Okay. Yung makikita niya sa pelikula, okay na rin yun kung wala talaga. At least, consider yung mga anak. Pero hindi maganda yun ha. Medyo mababa na yung standard nyo. So una, dapat magsama kayo para sa sarili nyo rin, di ba? Pero mataas dyan para sa Diyos. Ano mangyayari ba pag maayos ang pamilya nyo? Siyempre, mga bata, mapapalaki sa maayos. Hindi kayo nakakahiya, especially sa Panginoon. Makapaglingkod kayo na maayos dahil maayos kayong pamilya. Bandang huli, ang may tataas, magbigay ng papuri ang Diyos. Okay, ganun po dapat ang perspective nyo. Kaya, napipikon ka na sa asawa mong lalaki. Tingnan mo na to, basahin mo ulit. Eh, talagang ganun ang design ng Diyos. Di gawin ko na lang para siya ay may taas. Di siya mabastos. Okay? Ganun din naman yung lalaki ngayon. Pag naasal ka na sa babae, asawa ko, ganyan-ganyan. Ano man yan. Di tumingin ka rin sa Panginoon. Eh kung hindi, di ang Panginoon din ang masabi natin nabastos, okay? Sa harapan ng ibang tao. Kasi, okay, Kristiyano pala yan. Okay. So, sige, tuloy tayo. So, gabi dito, judge in yourselves, is it comely to that a woman pray unto God uncovered? So, balik tayo sa covering na usapan, okay? Sa Tagalog, hello. Sa Tagalog, pag sinabing judge in yourself, o kayo mahumusga. Pag sinabing calmly, maganda. Okay, maayos ba? Maayos ba ang babae na magdadasal ng walang cover? Ngayon sa atin, hindi nga tayo familiar dyan. Pero parang sinasabi niya dito, hindi. Diba, sinabi niya kanina, dapat magpakalbo ka na lang eh. So, doon muna tayo. Babalik na naman siya sa lalaki. O sa lalaki, anong maganda? Walang cover. Pero sabi dito, that not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Madalas ko kinukoto ngayon. Dinidetalye natin, di ba? Kaya lagi nabanggit, yung Jesus ng Catholic, Jesus ng
Tingnan mo yung mga Jesus nila lahat, long hair. Diba? Kaya huwag kayong mag-ano na. Iba kasi nag-upload sa Facebook eh. Tapos may picture pa, si Jesus, kesyo, may ano. Tapos long hair. Yun pa lang, hindi na po yung katanggap-tanggap. Sana maintindihan nyo pagkatapos natin ngayon, ha? Kasi sinasabi sa Bible. At hindi nga lang daw sinabi ng Bible, pati nature. Alam nyo ba yung nature? Kasi sinabing natural yan eh. Kaya tinatanong ko si ano, Nigel, normal yung paglalaki kayo, ganyan ka ng ganyan, di ba? Lalaki ka eh. Di ba? Okay na yung gano'n, kaya yung si Bud, kahit anong ano, hindi na nagsusuklay eh. Yun ang lalaking lalaki talaga. Kasi daw sa nakakahiya, ang nakakahiya naman yung lalaking, ano, long hair. Yun ang sabi ng Bible, ha? O ngayon, tapos sasabihin nyo si Jesus, long hair, napakalabo. Okay, sana yun lang, kahit yun lang makuha nyo ngayon. Okay na, ha? Huwag kayong mag-share-share ng... Share nyo na lang, salita ng Diyos. Ngayon, kung kailangan nyo ng picture ni Jesus, wala. Huwag na nating i-attempt pa mamaya. Kasi ganun daw yun, yung mga negro, gusto nila si yung Jesus negro din. Yung mga kulot, gusto nila si Jesus kulot. May mga ganun kasing idea ang tao. Ganun po yan. Ganun nila kinokontrol minsan yung ibang race. Ganun yan. Ganun talaga yun. Alam nyo ba yun? Kaya... isa yan sa pagkukontrol. Kaya ayokong ano ha, ayoko na may racist dito. Alam nyo ba yun? Sabagay mo kung hindi naman kay racist kasi nga, pastor nyo, maitim yun. Ganun ba yun? Ganun yun. Kaya pango. Ayoko ng ganun. Ayoko ng Panginoon ng ganun. Kasi walang kinalaman yun sa pagkatao niya kung kulot, matangkad, di ba? Ay, mukha kang mestiza. Ano ba siya yung mestiza? Ibig sabihin, halo lang yun eh. So what? Tapos pag maitim, igurot, ganun. Pero may kilala akong maigot ngayon, mga ganda na rin eh. Yung nalahian. Ayoko lang ganun ha, ayoko sa Bible ganun. So, ganun ginagamit ng Hollywood. Diba? Nabanggit ko na dati yan dito, may nag-challenge ba naman, alam nyo yun? Yung ilong. Ganyan nila. Mabuti, hindi nyo nakita yung hindi nyo nakita. Pero parang ano eh, racist eh. Pag ganyan daw, pag panguyan, hindi makikita yung ilong mo eh. Kaya sila patangusan. Dinadaan lang nila sa ganun, pero tinataas nila yung sarili nila. Huwag kayong ganun, ha? Kaya pag may niloko ako dito, hindi yun talaga ano sa akin. Hindi ako seryoso doon. May niloko ko natin kulot dito. Wala yun. Okay? Maite, ayun. Hindi ko gagamitin yun kasi alam yun eh. Maliit. Ano pa? Kulot. Provinciano, mga ganun. Hindi tama yan, amen? Anyway, doon tayo sa long hair, masama sa lalaki. Okay, sana na nakuha nyo yun. Ganun din naman sa baba, anong kabaligtaran nun? So kung yung lalaki dapat short hair, ano dapat yung babae? So dito na nga sasabi ko kanina na hindi po ang tinutukoy na covering dun is tela. Kasi ito sasabihin niya na, but if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Tagalog, ganito. Kaya dapat maikli ang buhok ng lalaki kasi nga dapat wala siyang cover. So hindi tinutukoy doon tela. Kasi nga yung mga high priest may covering. At sinabi sa kanya, mag-isuot mo to, and then mag-pray siya. Hindi yung covering. Kasi pag maikli yung buhok niya, wala na siyang covering sa Panginoon. So, ganun din dito. Sa kabaligtaran, ang babae dapat long hair. At pag long hair ka na, hindi mo na kailangan mag-cover. Okay? Malinaw. Kasi yung hair pala, ang kanyang covering. Sana malinaw yun, ha? May tanong ba? Yung kanina sinasabi ko, so hindi yan tela yung covering, yung tinutukoy pala dyan, buhok. Ngayon, punta tayo sa, ano ba yung sasabi yung maikli at mahaba? Gano'n ba kayo maikli ang ikli at mahaba ang mahaba? Parang sa palda, sa hair. So nabanggit ko na last time, di ba? Kung kailangan, sabi ng Diyos, kailangan mahaba, pahabain mo na. Hindi yung, parang hindi mahaba.
Huwag mong hayaan yung ibang tao na parang hindi mahaba yan kasi talaga mahaba. Eh, huwag naman yung parang ano, hanggang floor, huwag naman ganun. Basta mahaba, pag tinignan, mahaba yan, okay yan, babae ito. Pag nakataligod ka, babae yun, oh. Okay na yun. Okay? Ganun din sa lalaki, gano'n ba kaiksi dapat maiksi? Basta hindi sumayad, eh, paiksi yan muna, para wala nang duda. Okay? Ganun din sa palda, di ba? Nabanggit ko ata nung kahapon. Ihabaan muna, para... Walang din, walang magsasabing maikli yun kasi ang haba eh. Ganun din naman. Bag, isa, ano, wala naman tayong paiklian. Ganun lang. Okay? So, but if any man seem to be contentious, or contentious, ibig sabihin ay mahilig sa away. Kaya debate, ganyan. We have no such custom, neither the churches of God. Yun yung sinasabi ko, para wala nang, ano, wala nang away-away, pahabain mo na yung mahaba, paiksiin mo na maiksi, wala nang away. Okay? Now, in this that I declare unto you, I praise you not that you came together, not for the better, but for the worse. So, ito, papasok na tayo sa Lord's Supper. Kaya, next week na yan. Okay? So, may question ba? Adi. Okay, yan. Alam na, di ba? Dali, alagyan ko lang. So, ganun nga yan. Iba naman, may ano naman, slit. Butas-butas, o alam mo na kung saan binutasan. Obviously, hindi mo pa isa mahaba. Eh, pag sinabi mahaba, walang butas. Parang, wala yun. May clearing yun, di ba? Obviously, parang kaya natatawa kayo, di ba? Parang sinampal nun eh. Oh, mahaba to, tapos may butas. Di ba? Alokohan. So, alam nyo na yun. Ano naman, yung ano, gusto ko sabihin nyo, kunwari, ano naman, ayaw ko maging ano sa inyo, ha? Tawag dun? Graphic. Pero, kailangan nyo rin malaman eh. Okay? Gagamit tayo ng salitang ano. So, ano pa yung parang sa modest? Pag sinabi modest sa babae, kahit saan, you know? Pag sinabi modest, hindi ka nagpapakita ng gilas, hindi ka mayabang, hindi mo gustong mag-cut ng attention sa iyo. So, ganun sa mga babae, madalas, pag alam nyo na yan, ha, nasa dalaga na kayo, alam mo, makukot yung attention ng lalaki pag nagpapakita ka ng ano nga, di ba? Either skin or yung shape. Ganun din yun eh. Hindi ka makakita yung may ano naman, manipis naman, ganyan, ganyan. So, hindi pa rin modest. Mayabang ka pa rin nun. Kabaligtaran ng modest, mayabang, ha? Nagmamayaw, nagpapamahanga ka dyan. Okay? So, iwasan nyo rin yun. Kaya yung mga modest na suot talaga, hindi yun pinapakita yung curves ng sobra. Okay? Napansin mo yan yung ibang mga design. Kahit sa ano, merong something. Ha? Kaya yung palda, ganyan yan eh. Diba? Kaya, mapansin nyo rin yan. Sila rin ang nahihiya eh. Bakit ka gaganon? Bakit ka ganyan? Alam mo na eh. Ibig sabihin, alam mo, either pinagtitingin ako, hindi naman, or talaga. O eh, alam mo na. May witness ka na sa sarili mo. So, iwasan mo na lang. Kung maayos yung suot mo, hindi mo kailangan magtakip-takip. Kasi maayos na eh. Diba? Napuno tayo sa mga babae, no? Ano nyo yan? Kasi maniwala kayo, yung ibang churches, hindi na nila tinuturo yan. Ewan ko kung bakit. Take over na siguro yung mga feminists sa kanila. Hindi na tinuturo. Tapos lahat sila ganun dahil hindi tinuturo. Eh syempre, kanya-kanya suit na yan. Alam nilang di yan. Hindi na ano ni pastor yan. Yung mga bagong pastor lang yung ano dyan eh. Bakit? Nawala ba sa Bible yon? Pag malaki na yung church nyo, wala na ba sa Bible yon? Oo. So hindi kasalanan yun na nagtuturo ng Bible. At nag-uumpisa po yan sa atin din, una sa pastor. Pero kayo, kunwari, kahit anong turo dito, sige, suot pa rin. Hindi ko nang kayo papalisin. Kasi sermonan ko lang kayo. Diba? So pag gano'n, minsan yung ano, pastor, ano na rin eh. Sasawa na rin, parang baliwala naman eh. Diba? So alagaan natin yun.
Gusto yung maging maayos yung church natin hanggang habang tumatagal tayo, nagmamature tayo, naging maayos tayo. Makiisa kayo. Amen? Maganda na kayo. Okay? Ang kagandahan, hindi yan doon. Actually, mas maganda nga yun talagang iba. Hindi nagpapakita. Kasi sabihin, confident siya sa sarili niya. Maganda na ako. Bakit ba ako? Diba? Sabi nga nila, sinasabi pa sila eh. Kung if it's not for sale, take off the price tag. Parang ganun. Kasi parang pag nagpapakita ka dyan, parang nagpapabenta na. Diba? Bili na kayo. Parang ganun yun eh. Diba? Spiritually. Bakit yung pinapakita yan? Eh pag nagmumurang kamatis na, alam niyo yan, nagmumurang kamatis yun, tumatanda na, wala nagkakagusto sa akin na. Siguro masyado pang mahaba to. Bawasan mo pa nga. Diba? Na-insulto ba kayo? Kung sumusunod kayo, hindi kayo ma-insulto. Natatawa lang kayo, diba? Ngayon, kung mali talaga sa inyo yan, di correct nyo na lang, diba? Ganun lang naman tayo dito. Hindi naman natin pag-iinitan nyo. Later, yung mga lalaki naman. Amen ba? Mga bae? Darating yung panahon na yun. Eh, dito tayo eh. So, bihira naman kasi. Yung mga, ano, mga teenager, ganyan na. Dati ako, gusto mong panahaba eh. Kahit mukha na pala akong addict. Tinitingnan ko yung sarili ko, yung pangit naman pala nung ganun. Oo, tapos nagkulay ka pa, no? Kaya napabago naman, di ba? Huwag na-realize yung pangit naman pala nito. Kaya may mga kulay dito sa atin, eh, bago lang naman si Kim eh. Ginaganon ko yan eh. Lalo ganun. So, mas maganda kapag natural na natural ka. Amen? Nakaalala nyo rin yun. Ngayon, anong kailangan lang ayos sa atin? Maligo ka. Alam mo na, suklay, toothbrush, yun, pogi ka na nun. Maganda ka na nun. Ngiti, yan, ngiti. Importante yan. Pag hindi ka palangiti, yun, pag palangiti ka, toothbrush ka rin, ha? Baka makita namin yung anong kinain mo kanina. Ingat din. Yung sarap ng kinain mo kanina, paano mo nalaman? Okay, wala na kasi masabi. Ayan. Ano pa? Lalaki naman. Ano? Sige. May hikaw. May hikaw. Yan. Huwag na kayong maingit sa babae. Sa kanila na hikaw eh. Saka nabasa niya may sa Bible. Sino yung hinihikawan sa Bible? Sabi? Yung alipin na ayaw nang umalis. Di ba? Kasi ano sa kanila? Pag nagkautang ka, bayaran mo yon, alipin ka for how many years. Pero, kahit lalaki ka, binubutasan yan. Ayaw mo na kasing umalis eh. Parang ibabrand ka na. Okay, pag-aari ako ni ganyan. Gusto niyo ba ganun yun? No, parang kang baka. Ang malala sa baka, binabrand, di ba? Sinusunog yung ano. May mga lalaki, huwag kayong maingit sa babae. Bayaan mo siyang hikaw kasi alipin natin sila eh. Yes. Di naman. Pero maganda naman, di ba? Yung maganda. Parang baka rin pa rin mga prat. Oh, yung mga prat. Prating gutom. Maling-mali yun. In many ways eh. Yung fraternity na yan. Yan may kilala ko pasto. Fraternity. Yan din rin naging maayos yung ministry. Anyway, ano pa? Ano naitindihan nyo? Yung buhok? O sige. Sino dito ang ano? Wala naman eh. No? Si Kim. Mapahaba ng si Kim eh. No? Asa yun na yan. Diba? Pero sa ganda ng babae, mahaba. Eh, basta, ano, ang hirap naman, ano, eh. Suklay na suklay, eh. Di tali mo. Maganda nga yung sa bahay, di ba? Mayroon kang Monday, naka-pony. Tuesday. Dalawang. Wednesday, naka-gano naman. May mga, ano, dyan, di ba? Nakita pa nga akong, ano, eh. May YouTube pa nga dyan, eh. Oh, puro ganun lang. Eh, huwag niyong ubusin yung oras niya dyan, ha? Pero yan ang privilege nyo kasi babae kayo, di ba? Kaya mga lalaki, hindi kami, ano doon, inaasal namin yung lalaki pag sobrang vain. Ano pa? Kulay. Ang ganda na yung kulay ng buhok nyo. At least di pa gastos, di ba? Ha? Guhit, guhit. Dati sa amin, ano yun? Yung uka yan eh, ginandahan lang uka. Uka.
Ano ba? Tato. Okay, pasok na rin natin tato. Maganda ba yung tato? May tato sa inyo. Di ba may natural na tato, di ba? Mabala. Bekas. Bekas. Bagyan. Nunal. So, okay, maingit doon. Bukod sa hindi maganda yan. Peklat. Peklat, meron naman sa ebon ni Macho. Okay, sige, okay na yan. At this time, next week na po natin yung ano, kasi about Lord's Supper na yun. Tama-tama, okay, mawala ha. Mga bago ha, Lord's Supper tayo. Madalas naman yung inaano. Sige, let's pray. Agad tayo nag-start eh. Lord, maraming salamat sa aral, Panginoon. Medyo simple lang ito, Lord, but nonetheless, ito importante dahil na-touch po yung goals. Lalaki at babae, distinct po yan sa inyo. Ginawa niyo pong ganun dahil may kayusan. Dapat sa bahay at sa church, sa aming buhay. So I pray na yakapin namin yung design at maging malayo kami katulad sa nangyayari ngayon. Yung mga bakla, Panginoon, dyan po sila binablur nila yung lines between a man and a woman dahil sila po in not godly, hindi nila kayo gusto. So I pray na makita rin namin yon at hindi kami lumapit in any way doon sa ganong klase ng idea. Lalaki, lalaki, babae ay babae. So yun lang po, Lord. I pray na kayo po yung lulati sa ginagawa. Ay, salamat po sa kasiyahan kahapon. Ganon din po, Lord, sa mga darating pa. I pray na kayo po'y nanguna pa rin sa amin. Ay, salamat po sa mga na-baptize, mga nag-umpisa sa inyo, nagtitiwala. I pray na sila po ay inyong gamitin din po, Lord, turuan. At para po sila ay maging kalugod-lugod sa inyo in the latter end. Salamat po, Lord. Kayo maluwalhati. In Jesus' name, pray.